Narito po ang News TV Quick Response Team sa Camp Crame kung saan lumutang o sumuko na nga po yung ilan sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte na mga police at local officials dito kaninang umaga para magkaroon ng linaw kaugnay pa rin ng mga paratang nasangkot sila at protektor ng mga illegal na droga at pati mga sindikato sa likod nito. At kanina nga po ay umatikabong mura ang inabot na mga kagawad ng PNP na napangalanan ni Pangulong Duterte nang humarap kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Ayon kay Bato ay totoo man o hindi na sangkot sa droga ang mga nadadawit na pulis, ikinagagalit niya ito dahil nasisira ang pangalan ng PNP. Sa kabila nito, ang pagsuko ng mga sangkot umano sa droga ay makakatulong sa pagsugpo ng droga mismo at pagsasagawa ng imbestigasyon. Patuloy namang inantabayanan ang pahayag ng iba pang aktibo at retiradong pulis na pinangalanan ni Pangulong Duterte. Lalo pa raw paigtingin ng PNP ang kanilang kampanya kontra sa illegal na droga. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP, masusi nilang iimbestigahan ang mga local officials, judges at pulis na tinukoy ng Pangulo. The mere fact na nabanggit ang pangalan nila, whether or not talagang totoo yun o hindi, ito'y nagagalit dahil nasisira yung organisasyon namin. I love the Philippine National Police very much. Ayaw ko pong masira yung PNP. Ang galit ko sa kanila is hindi kung bakit kayo na-involve. Hindi. Ang galit ko sa kanila ay bakit hindi ninyo napigilan na yung pangalan nyo ay ma-involve. Samantala, nagpunta rin sa Camp Crame ang tinaguri ang number 2 most wanted drug lord sa Central Visayas. Pumapangalaw raw sa napas lang na si alias Jaguar ang suspect na si Franz Sabalones. Sa impormasyong nakuha ng PNP, partikular ni PNP Chief Ronald De La Rosa, tauhan lang dati ni Jaguar si Sabalones. Dati rin siyang kumuha ng droga mula sa Bilibid inmate na si Peter Co. Pero pinigilan daw ito ni Jaguar kaya kumuha si Sabalones ng supply mula sa isang David C. na nakakulong din sa Bilibid. Inamin naman ni Sabalones na nagbibigay siya ng payola sa mga pulis. Pinakamataas dito ang 200,000 piso kada linggo. Nakausap din ni De La Rosa ang ilan sa mga tinaguran politiko na ayon kay Pangulong Duterte ay sangkot sa droga. Sabi nila baka nahaluan ng maling impormasyon ang ibinigay sa Pangulo. Naiyak pa nga ang isang Mayor Navarro mula Pangasinan. Nagulat daw siya na nakasama siya sa listahan. Nag-aalala siya ngayon para sa kanabukasan ng kanyang anak.